South Korea Minimum Wage 2023. Depending on currency exchange. Annyeong mga kuracha. Kuracha ang tawag namin dito sa Korea sa mga kabayan nating masisipag magtrabaho. Minsan, pahinga na ng Sabado at Linggo, humahanap pa ng alba o extra job. Minsan naman, kuracha kasi, ang iba nagdo-double work. Pag maaga umuwi from work, may extra job pa sa hapon o sa gabi. Hi, sa mga kabayan natin sa abroad, akala ng pamilya nila sa Pilipinas, marami ng pera pag nasa abroad ka. Pero ang minimum wage ay napupunta pambayad sa bahay, budget, sa pagkain, sa tubig, kuryente. Dahil malamig dito sa Korea, lalo na sa buwan ng November hanggang March, gumagamit kami ng heater. Yun ay para uminit ang flooring ng bahay at gamit sa paligo dahil talaga namang malamig dito sa Korea. Kaya sa mga OFW natin dyan, etong advice ko lang bago kayo mag-ibang bansa. Dapat alam nyo na ang goals nyo. Para yung kikitain nyo ay may pupuntahan. Halimbawa, in 3 years, makaipon ka ng 1 million o makapagpatayo ka ng magandang bahay o makapagpasimula ka ng panibagong business. Kasi maraming tukso dito or distraction dito sa abroad. Hindi ko naman nilalahat yung ibang kabayan. Pagkasweldo, bili ng mga luho. Take note, mga luho, gaya ng bag, sapatos, damit, o mga accessories. Although, hindi naman masama yan. Pero, advice ko nga, focus tayo sa goals natin. Bakit tayo nag-a-abroad? Yun yung tipong may maisa-save tayo. At the end, yun ang reward natin sa sarili natin. O, diba? Yung mga mapulfill natin yung goals natin kung bakit tayo ay nasa abroad. Yung pangalawa, so take action. Kung may goals ka, take action. Sa maliit na may tatabi natin, every salary day natin, pwede na lumaki yan. At yung pangatlo, dapat consistent yung pag-iipon natin kahit maliit lang yan. Para sa pagdating ng panahon, hindi tayo nganga. Dahil sa hirap ng buhay, mas maganda, may maduduko tayo sa pag-uwi natin sa Pilipinas. Pwede tayo makapag-umpisa kahit maliit na negosyo. Yun nga, sa goals din natin. So, pang-apat, be positive. Positibong may pag-uugali para makapokus tayo sa goals natin. Kasi minsan dito sa abroad, makakaramdam ka ng homesick, madedepress. Makakaranas ka rin na minsan parang tinatamad ka ng magtrabaho. Kasi dito sa abroad, trabaho, bahay, trabaho. So, parang mapipil mo na tatamaring ka, diba? So, kung may positibo kang pag-uugali, may isip mo na dapat mong bumangon kasi may goals ka na dapat matupad. Yung panlima, believe in yourself. Ang pinaka-importante ay pagtitiwala mo sa sarili mo na sa kabila ng paghihirap mo sa abroad ay ma-achieve mo ang goals mo sa buhay. Kahit napakaraming challenges o struggles na harapin mo sa abroad, kailangan nating labanan and never give up. So, yan po yung mga limang advice ko sa mga kabayan natin gusto mag-abroad. At syempre, sa tulong ng Panginoon natin na nasa taas, huwag nating kalimutang lagi siyang kasama sa mga desisyon natin sa buhay, sa mga problema natin sa buhay, at kahit na tayo ay magtagumpay, lagi natin siyang kasama. So, ayun lang po. Please, like and subscribe sa ating YouTube channel, Annyeong Kuracha. Keep watching! Mga kabayan!